Hello guys! So for today's video, i-share ko po sa inyo kung paano po ako nag-process ng aking PSA. Recently lang po yan. October 12 po nakuha yung PSA Marriage Certificate dito po sa Davao, sa province po namin. So, as a background po, kinasal po kami ng foreign partner ko po noong September 2. Tapos, kinuha ko po yung original copy ng aking certificate of marriage doon sa City Hall. Ito po. September 12 ko po ito kinuha. At the same time, nag-file din ako ng electronic endorsement nito. Electronic endorsement para makuha yung PSA Marriage Certificate. So, doon magbayad ka lang ng 150 pesos. Tapos, sasabihin ng administrative staff doon na, ma'am, makukuha nyo po yung PSA Marriage Certificate for 3 to 6 months. Sabi ko, hala, bakit ang tagal naman, ma'am? Pwede bang ma-expedite ko po ito? Sabi niya, ma'am, yan lang po talaga yung yung time na para sa mga electronic endorsement. So yun, September 15, bumalik ako sa City Hall para mag-follow up na naman sa aking electronic endorsement. Sabi ko, ma'am, na-forward niyo po ba yung yung files ko po doon sa region? Sabi nila, yes ma'am, na-forward po. Meron ba kayong ma'am, yung proof na na-forward sa sa region? Kasi para baka hindi po na-forward. Wait lang po ma'am ha, kasi daw titingnan nila sa data encoder nila. Kaya yun, binigyan po ako ng copy ng data encode na ito po, na i-transmit na nila yung yung documents namin sa PSA Region 11. Tapos, na-receive ito September 14. Ito po yung date. Ang nakalagay po dito is, we are transmitting here with the Civil Registrar document of the following electronic endorsement. Number 5 po kami na couple ng husband ko. Kaya yun, happy ako. At least may update by September 15. So, bumalik na naman ako sa City Hall by September 18 ata yun. Bumalik na naman ako. Sabi ko, ma'am, pwede po bang meron pang mas mabilis na process para makuha ko yung yung PSA ko? Sabi nila, ma'am, talagang 3 months po yan makukuha. So, parang hindi ako kampante. Kaya sabi ko, sige ma'am, uwi na lang ako. Kaya yun, nag-google ako, humanap ako ng paraan para makukuha ko po yung marriage certificate ko. Mga September 7, ay October 7 po. October 7, nag-email po ako sa region 11 po, PSA Region 11. Tapos, yun, nagpakilala ako na ako si Hazel. Yun nga, nag-file po ako ng electronic endorsement last September 12. Tapos, sabi ng update doon sa LCR dyan sa Panabo City, na i-forward na po ba, na i-forward na po doon sa sa office ninyo sa Region 11. So, sabi ko, meron na po bang update? Pwede, if possible po, makukuha ko na po ba yung PSA ko? So, yun. Nag-reply yung administrative nila. Administrative staff doon sa PSA Region 11. Sabi nila, this is to acknowledge the receipt of your email. Please be informed that we will refer your query to the concerned staff for appropriate action. October 7 ako nag-email doon sa PSA Region 11. October 7 din ako ni-replyan.
Kaya ang by October 10 nagreply na sila. And good news, sabi ng taga PSA Region 11, we are glad to inform you that your certificate of marriage is already available in CRS database. So, I'm so happy. So, nag-book na naman ako ng appointment dun sa PSA Tagum kasi ako kumuha. Kasi dyan sa Davao City, sa Cabagyo, almost full na po yun. Kaya yun, pinili ko dun sa Tagum City. Nag-book ako October 12. October 12, nakuha ko po yung PSA Certificate of Marriage. Ito po. I'm so happy. Kasi may process ko na po yung mga documents. Especially yung passport ko. Kasi sa husband ko po yung ginagamit ko. Apelyido. So, yun lang po. Wala pong imposible. Basta mag-. Sa ginagawa ko kasi, nag-follow up ako sa mismo doon sa region kung saan kayo nabilong, doon kayo mag-follow up ng PSA. As long as naka-file na kayo ng electronic endorsement, I think parang isang buwan mo din yan makukuha yung mo. Isang buwan, kagaya ko po, isang buwan ko po nakuha yung PSA Marriage Certificate. So, that's all for today, guys. Thank you. Bye-bye. Please like and subscribe my YouTube channel. Bye-bye. Thank you.